lang at kumustahan. Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si Johnny Banyes, ang inyong kapalitaktakan. Step 1. Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, SurfSea 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, SurfSea 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din! Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo? Sumapit na naman po ang dakdang oras para sa inyong balitaan at kumustahan. Kasama si Johnny Banyes, ito po lamang yan sa nag-iisang Abang TV on a beautiful Monday afternoon, ika-apat na po sa buwan ng Abril 2022. Mga kapalitaktakan all over the Philippines and all over the world na naaabot ng ating broadcast. Kamusta po kayo? Kamusta? Naway tulad po namin dito sa Pinas. Nasa mabuti rin po kayong kalagayan. San man po kayo naroon, ano man po inyong ginagawa at sino man po ang inyong kasama. Isang pagbati po ng literal na mainit na hapon ng Lunes. Dahil talaga naman simula pa kaninang umaga, napaka-tindi na ng sikat ng araw. At tila baga ayaw munang umihip ng hangin. Ano po, ha? Kaya tramdamang init ng panahon. Anyway, kamusta po kayo? Ha? Ilang araw tayong hindi po nagkarinigan, hindi nagkakitaan at hindi nagkabalitaktakan. Kaya ako po yung maasang na-miss nyo po ang programa. Kundi man ako, na-miss nyo po ang programa. At syempre, ang ating balitaktakan portion kung saan ay nakikita at nakikilatis natin, nakikilala ng husto ang mga personalidad sa likod ng mga balita. In particular, karakadalasan ay mga politiko. At pagka naman may feel good episode po tayo ay tungkol naman sa mga kababayan nating ikangay talented, nairaraos ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa kanilang angking gift mula sa itaas, di ba? Dahil karamihan po sa ating naging bisita sa ating feel good episode, karamihan po sa kanila ay mga artista. All right, pero ngayong araw po ito ng Lunes, simulan po natin ang isang linggong balitaktakan sa pamamagitan ng isang party list representative o party list nominee, should I say it. Tsaka siya po yan, tumatay yung spokesman ng kanilang party list group. Pero maya-maya po lamang yan, ha, dahil meron pa po tayong ilang minutong balitaan. At syempre, uunahin ko na rin po ang imbitasyon. Baka meron pa po tayo dyan mga kapamilya, kapuso, kapatid, kaibigan, kalugar, kasubdivision, kabarangay, di ba? Kalalawigan, kabansa at kababayan, o kahit man yung mga nasa ibang bansa o nasa iba yung dagat, nasa abroad, abay, nagtatanong pa rin kung paano ba masusundan ang ating munting programa. Ganito po lamang kasimple yan, ha, mga kabalitaktakan, ha? Sundan po kami sa aming YouTube channel na Abante Radyo Tabloidista at Abante News po naman sa aming Twitter account at Abante Radyo Tabloidista rin po para naman po sa aming Facebook page. Huwag din pong kakalimutan na ang hashtag BNK at hashtag only one word, ha, balitaan at kumustahan. Para naman po sa mga nagnanais makibahagi via email, ang amin pong email address, bnk@gmail.com. At syempre, sa atin pong mga kababayang nagnanais or tanging cellphone lamang ang gadget na maaring magamit, ganito po lamang kasimple ang pagpapadala ng inyong mensahe, mapakatanungan man yan, mapapangungumusta man yan, o ito man po may kaugnayan sa ating isyong tatalakayin at sa personalidad na ating mga kabalitaktakan. Simple po lamang, ito po ang susi. Alright. And message is the key. Sabi, may ganun pa eh, no? 0917-326-5300. 0917-182-5300. Ulitin ko po lamang, ha? Medyo babagalan ko, ha? 0917-326-5300 at 0917-182-5300.
0968-8536-5300. Agahan niyo po ang inyong pagpapadala ng mensahe, katanungan man yan, mungkahi man yan, or suggestion, or greetings kaya, ha? Pero syempre, huwag po kayong makontento sa basta shoutout na lamang sa agahan niyo po ang pagpapadala at kahit papano, kahit munting mga pahayag, isama niyo na dahil yun po ang prioridad kong babasahin. At syempre, bawal po ang pagmumura at anuman pong uri ng bad words. So ready na po ba kayo sa mga nagbabagang balita? Ay, syempre ready na rin po ako. Pero iahatid ko po sa inyo yan matapos lamang ang ilang paalala. Step 1, Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, surf siya 30. May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan. Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, surf siya 30. May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din. At ngayon, narito na po ang ilan sa mga nagbabagang balitang dapat niyong malaman. Mga Katoliko, inawat ng DOH sa pahalik ngayong Semana Santa. At ngayon sa detalye, mga kabalitaktakan, pinayuhan ng Department of Health ang publiko na iwasan munang humalik o humawak sa mga puon sa mga simbahan lalo na ngayong nalalapit na Semana Santa. Kasunod na rin ito ng ulat na binuksan na ng ilang simbahan sa publiko ang pahalik sa mga santo kaugnay sa pagpasok ng Kwaresma. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dapat sundin pa rin ang mga ipinatutupad na protocols para maiwasan ang pagkakahawa-hawa at impeksyon mula sa COVID-19. Anya, huwag hawakan sa ilong o huwag hawakan ang ilong at bibig kapag humawak sa puon para hindi mahawa ng virus dahil hindi pa rin nawawala ang epekto ng COVID-19 sa bansa. Nakiusap din si Yusek Vergere sa mga simbahan na kung maaari, iwasan muna ang mga aktibidad na maaaring maging dahilan ng hawahan o pagkalat muli ng kaso ng COVID-19. Samantala, health expert nagbabala sa COVID-19 surge pagtapos ng eleksyon. Maaring kaharapin ng bansa ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 matapos ng halalan 2022 o sa mga susunod na buwan ayon kay Dr. Ron Jean Solante, chief ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ayon kay Dr. Solante, maaaring magkahawahan ulit ang mga nagpabakuna na wala pang booster shot. Ayon sa Department of Health, higit 33 milyong Pilipino ang hindi pa nakapagpapa-booster shot laban sa COVID-19. Binanggit din ni Dr. Solante na may mga individual na hindi na nagsusot ng face mask kaya posibleng talagang tumaas muli ang kaso ng COVID. Samantala, pahayag ni Dr. Solante na dapat paigtingin ng pamahalaan ang paghihikayat sa mga individual upang mas marami ang mabakunahan. Nagsuggestyon din ang eksperto na ituloy dapat ng gobyerno ang National Vaccination Day. May mga balitaan pa tayo makalipas lamang ilang paalala. Step 1, Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, surf siya 30! May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, surf siya 30! May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din! At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, nawawalang pari sa lalawigan ng Cavite, natagpo ang nakagapos sa loob mismo ng kanyang sariling sasakyan ang nawawalang pari na si Reverend Father Leo Ben Pem Octavo Peregrino ngayong Linggo sa Barangay Lumil sa Silang Cavite. Si Father
Peregrino ay 6 na taong naglilingkod sa Most Holy Rosary Parish Church sa Rosario sa nasabing lalawigan. Nawala ang pari nitong Biyernes, 1 ng Abril, at hindi na muling natagpuan. Kumalat sa Facebook ang balita ng ipaskil ng kanyang pamilya, kaibigan, mga kilala at mga kasama sa simbahan na nawawala si Father at pinaghahanap. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Ruther Sakilayan ng Rosario Municipal Police Station, natagpo ang buhay si Father Peregrino, ngunit nakagapo sa loob ng mismong sarili niyang sasakyan. Kasalukuyang pang nagpapagaling si Father Peregrino sa isang ospital sa Santa Rosa, Laguna, at wala pang karagdagang pahayag tungkol sa anumang nangyari sa kanya o na pinag-ugatan ng kanyang pagkawala. Alright, ito sa ating pinakahuling balita. Good news, mga kabalitaktakan. Ito na yon, ito na. Oil price rollback. Asahan bukas, 5 sa buwan ng Abril. Mababawasan ang mistulang pinitensya ng publiko bukas dahil sa nakatakdang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito naman ang inihayag sa laging handa public briefing ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ayon kay Director Romero, magkakaroon ng rollback sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene bukas na makakabawa sa pasanin lalo na ng mga motorista at transport sector. Anya, ibabatay ang price rollback sa umiiral na presyuhan sa pandaigdigang pamilihan kung magkano ang import cost at foreign exchange sa panahon na binili ang produktong petrolyo. Nagkataon anya, sa nakalipas na 2 linggo, mababa ang presyo kaya't may nakatakdang rollback sa susunod na linggo. Good news! Buti naman, mga na ngayong araw ng Monday, 4 na po sa buwan ng Abril 2022. Magbabalik po ang balitaan at kumustahan at ang ating tinatawag na balitaktakan portion makalipas lamang ang ilang paalala. Step 1, Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, Surf Sia 30! May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, Surf Sia 30! May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din! Una sa balita, una sa impormasyon, hindi pa huli sa entertainment at musika. Dahil lahat, andito na, araw-araw, kasama ang buong puwersa na nangungunang tabloid sa bansa, Abante, L na L. Step 1, Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, Surf Sia 30! May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, Surf Sia 30! May 1.2 gig at only all net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din! Alright, nagbabalik po ang balitaan at kumustahan kasama si Johnny Banyas. Dito po lamang yan sa nag-iisang Abang TV. Alright, kapraso lang to ha. Bago ko lang tuloy diretso sa balitaktakan portion natin. Kapraso lang to. Ito pong yung babala ng isang health expert sa posibleng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa matapos ang eleksyon. Ako po yung nananawagan, ha? Kasama po ako sa, o kaisa po ako sa mga patuloy na mananawagan sa ating mga kababayan, ha? Sa kabuuan po, ha? Na hindi man po kayo magpapigil o hindi man po kayo mapigil sa inyong pang-araw-araw na aktibidad, importante man yan o hindi, eh feeling ko hindi na obligasyon o responsibilidad ngayon ng gobyerno o sino mang nasa pamahalaan
ang laban niya yun. Ang feeling ko po, correct me if I'm wrong, pero ito ang sa akin lang, ha. Kanya-kanyang laban na po ito, di po ba? Kasi kahit anong pigil po ang gawin niyo, kung talagang gusto niyong gawin yung binabalak niyo or pinaplano niyo or naiplano niyo ng hakbang, wala na pong makakapigil diyan. Gusto niyong sumama sa mga sorti, sa mga kampanya, wala na pong makakapigil sa inyo diyan. Ang sa akin lang po, please, kung ayaw niyo pong manumbalik or tumaas muli ang kaso ng COVID-19 or magkaroon ng panibagong surge, patupad o sundin po natin yung mga kahit yung minimum health protocol na ipinatutupad. Alright? Kasi hindi naman po para sa gobyerno na ito kundi para sa atin na po ito bilang mga individual, bilang mga mamamayan. Ika nga para sa akin, sabihin na natin ginawa ng lahat ng gobyerno ang magagawa nila para ika nga ma-overcome o mapagwagian natin ang laban nito sa pandemya at sa COVID. Siguro naman baka it's high time na tayo namang mga mamamayan, tayo mga individual o pamilya, ang doblehin natin ang ating pag-iingat. Hindi naman para sa kung kanino yan Para sa atin pong lahat yan. Kumbaga pag umiwas ka, nag-sumunod ka, at ginawa mo lahat ng dapat mong gawin, sino ba unang-unang maliligtas? Di po ba ikaw, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga nasa komunidad? At pag nagkasama-sama na po lahat yan, at nagsimula sa isa, nahawa ng pagiging, hindi na COVID, nahawa ng pagiging masunurin at pagiging maingat yung buong Pilipinas, maniwala po kayo sa hindi, matatapos na po ang pandemya ito. Kasi ito, mismong si Dr. Solante na ang nagsabi, ha? Maaari pong magkaroon ng panibagong surge dahil dito matapos itong eleksyon. Bakit niya nasabi? Kasi nga po, kaliwat kanan ng nakikitang rally, mga campaign sorties, hindi po lamang daan, libo-libo po ang dumadalo at halos nagkakapalitan na ng muka. Again, walang binabanggit na sinong kandidato rito, ha? In general po. At ang isa pang matindi, ito personal kong nakita ito, mga kabalitaktakan, ha? May mga lugar po, may mga kababayan tayo na hindi na po talaga gumagamit ng face mask kahit nasa labas ng kanilang tahanan. Wow! Di po ba? Diba? Okay, walang problema kung talagang nafe-feel yung safe kayo o kung sa palagay nyo talagang hindi kayo nakakahawa. Ang problema kasi, baka meron dyang hindi pa kumpleto ang bakuna at wala pang booster, makita ka, sabihin, safe na palang lumabas ng walang mask, di lalabas na ako. Diba? At isa pa, huling-huli na lang, sa mga hindi pa po nagpapabakuna, baka naman po pwedeng magpabakuna na kayo, total libre. At yung sa mga may bakuna ng kompleto at hindi pa nagpapabooster, baka naman po gusto nyong magpabooster na. Kesa naman po masayang itong mga bakunang ito na ipinaglaban at pinaghirapan ng ating gobyerno, ng mga opisyal natin na makuha natin, tapos masasayang o mababaliwala lang. Or para hindi masayang, i-donate sa ibang bansa, well in fact, marami pa pala sa ating mga kababayan ang hindi pa nababakunahan. Please lang ha mga kabalitaktakan, ako po'y kaisa nyo sa layuning matigil na, mahinto na, ma-overcome na itong pandemya at mabalik na sa kahit new normal ang pamumuhay natin mga Filipino at ng mga tao sa buong mundo. Pagtulungan po natin. Okay? Promise? Okay. Salamat sa inyong pakikinig. Alright! Ito na po, dako na po tayo sa ating pinakaabangan, ang ating balitaktakan portion. At sa araw pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap natin si Wi-Fi Party List Spokesman Samuel Buenviaje. Kuya Samuel, magandang hapon! Magandang hapon po, Sir John, sa lahat po ng mga taga-subaybay ni Sir John, saka sa mga mamaya pa pong mga manonood. Alright, unang-unang sa lahat, maraming salamat Kuyang Samuel at sa pagkakataong makabalitaktakan ka namin, makilala ka namin ng lubos at makilala namin ng husto itong inyong isinusulong na Wi-Fi Party List Group. Pero isa pang ipagpapasalamat ko kung John na lang itatawag mo sa akin. Kasi ito pong mga technician namin, napakahuhusay po nito at napakababait. Meron po silang ginawang bagay na pag nakaapat na sir ka sa akin, automatic ma-off-air ka. biro lang. John lang. O kaya kuyang. Okay lang, tawagan tayo. Magtawagan tayo ng kuyang John o kuyang Samuel.
Okay lang yun. Alright? So again, maraming salamat sa pagkakataon. I-take advantage natin ito para lalo kayong makilala at malaman ng ating mga kababayan, lalo ng mga botante, ano ba itong grupong ito, ano ba layunin ninyo, at ano ba ang magagawa nyo sakaling pala rin. Alright, so ready ka na ba sa ating inaasahang umaati ka bong balitaktakan ngayong hapong ito, Kuya Samuel? Kuya John, ready na po. Alright, kung ready ka na, alright. Umpisahan ko na ang pagtatanong, ha? Sino-sino ang nasa likod ng pagbuo ng grupo ninyo, yung tinatawag na Wi-Fi Party List Group? Go ahead. Kuya John, ang Wi-Fi Party List po, nabuo po to ng mga samahan na magkakaibigan lamang po kami. Mm-hmm. Gusto po kasi namin sana na tumulong sa gobyerno at tulungan din ang mga Pilipino sa kanilang mga nararanasan sa araw-araw. Mm-hmm. Napapansin po kasi namin na ang internet po ay naging necessity na po siya. Hindi na po siya isang matuturing ating luxury. So, gusto naming tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Lalo na nung naramdaman natin to nung pandemic. Pandemic. Maraming tao na kailangan ng internet access. I agree. Pero bago mo ituloy, bigay mo muna ibig sabihin ng Wi-Fi. Baka naman akala nila porque Wi-Fi eh, walang ibig sabihin niya. Sige, go ahead, Kuya Samuel. Anong ibig sabihin ng Wi-Fi? Ang Wi-Fi po ay walang iwanan sa free internet. Yun po ang acronym ay Wi-Fi. Sino nakaisip niyan? Ang talino, ha? Ano lang po, nagbe-brainstorming kami kung ano talagang magandang pangalan dito. Ito nga po talaga yung nababagay. Akmang-akma eh. Ang galing eh. Ang galing ng acronym. Ang galing ng kumbaga yung meaning. Gaano katagal yung pinag-isipan yan? Bigyan mo ako ng sample ng iba pang naipasok yung ibig sabihin ng Wi-Fi. I hope you won't mind, Kuyang. Meron pa bang iba? Actually, hindi siya Wi-Fi eh. Pangatlo siguro namin yung sa choices namin eh. Ang gusto sana namin, internet for all, access for all siguro. Kaso parang hindi ata very catchy eh. Kailangan yung wala talaga tayong iwanan. Okay, ang galing na naisip nyo. At saka nakita ko yung isang napakagandang binibini na model nyo ba? O paano maituturing yun? Yung isang magandang binibining si Barbie ba yun? Barbie Imperial ba ang pangalan niya? Si Barbie Imperial. O diba? paano din ako yan? may isa kaming kagrupo, miyembro. Parang may connection kay parang Barbie. Kababayan or si Barbie. Opo. Napansin namin na marami siyang mga followers. Saka napakalawak ng influence niya. Influencer kasi siya. So napakalawak ng mga nare-reach niya. So akma-akma talaga para sa aming grupo. Alright. So much for that Wi-Fi na yan. Okay. Okay. Balik natin. Anong nagtulak sa inyo para itatag itong grupo na ito? Napansin po kasi namin na kadalasan ngayon sa Metro Manila pa lang yung accessibility sa internet po talaga ay parang araw-araw na po natin na nagiging parte na ng ating buhay kagaya ng GrabFood, Foodpanda, 'di ba pag order tayo ng pagkain, kailangan natin sila. Syempre yung mga riders, kailangan din na may sariling access din sa internet. Namumuhunan sila dito. Tapos yung mga e-learning, mga sa edukasyon, 'di ba? Lalo-lalo na nung nagkaroon ng pandemic, talagang nawala tayo ng face-to-face sa classroom. So classes, puro online-online lang. At pag wala kang internet, baka bumagsak ka sa klase mo. 'Di ba? Syempre nahihirapan yung mga magulang pati yung budget nila sa bahay. Kakainin pa, mag-aalalaan pa sila ng pera para sa internet, para lamang makapag-aral ang kanilang mga anak. Ganon din po sa trabaho, kailangan natin ng, kadalasan ngayon, di ba, puro Zoom meeting dahil pandemic pa rin naman ngayon, puro Zoom meeting, kailangan pa rin ng internet. At saka sa mga pagbabalita, ngayon, kagaya ngayon, puro internet na lang din. Hindi na masyado, siguro nabawasan na rin yung nanonood sa TV.
Sa mainstream. Ayun po. Hmm. Opo. Hmm. Kuya, kung sakali halimbawa, hindi nagkaroon ng pandemya o hindi ganun kalala ang nag-iepekto ng COVID, sa palagay niyo matutuloy yung pagtatayo niyo ng grupo niya? Opo, sir. Matutuloy pa rin naman kasi ang gusto namin talaga magkaroon ng edukasyon, ma-reach yung edukasyon sa mga isla ng Pilipinas, lalo na sa mga yung mga liblib na isla. Kagaya nung example ko po, yung nagpunta po ako dati sa Calaguas, wala talagang internet access doon. So ang may isa silang cell site, so kailangan mo pang umakyat sa bundok para lamang makatawag, maka-access ng internet. So gusto ng grupo na talaga namin na pati yung mga isla, yung mga unserved saka underserved, mabigyan naman ng access sa internet para naman umunlad ng kanilang mga pamumuhay. Alright. Ano naman ang sektor na pangunahing nire-represent ninyo at bakit? Kami po ay pangrehiyong sektor po kami na itinatag sa National Capital Region. Mula po noon, nagsimula po kami noong Agosto 2019. Ang mga member po namin ay pangunahing mga binubuo ng mga marginalized, urban poor, mga napabayaang membro sa ating lipunan, pati na rin yung mga individual na kusang loob na naghahangad o may common interest na ipahagi ang kanilang ibahagi ang internet sa pamamagitan ng institutionalization ng libreng internet access at coverage po. At sino naman in particular yung binabanggit yung mga napabayaang sektor ng lipunan? Kasi masyadong general yun eh. Can you cite kung ano yung specific na napabayaan? Kasi baka mamaya ako, hindi naman ako pinapansin ng gobyerno. Kukunin mo ba ako? For example, ito, no, nagtampo ko sa gobyerno. Ito po si, yung mga mamamayan po talaga na hindi talaga wala talaga silang means na magkaroon ng access sa sa internet or internet, yung mga kaya po nagkaroon tayo ng 4Ps eh para sa kanila eh para ma-alleviate natin yung poverty. So sila po para silang napabayaan. So kaya nagtaguyod ang gobyerno ng mga 4Ps. Okay. I understand na bukod sa pagiging spokesman, isa ka rin sa tumatayong nominee ng Wi-Fi party list. Tama ba ako, Kuya Samuel? Opo, Kuya. Alright. Pangalawa lang po ako sa... Sino pa ang bukod sa iyo ang mga nominee ng party list ninyo? Ang first nominee po namin, si Attorney Ted De Leon po. At ang third nominee po namin ay si Jao Samaniego po. Puro kayo NCR? Hindi po kami mga polit... hindi po. Si Jao po ngayon nasa Region 5. So bali tatlo lang ang nominee ninyo, Huyang? Opo. Yung isa po kasi nag-back out po eh. Nawala na signal? meron atang may trabaho po. Kala ko nawala ng signal ang aga naman. Anyway, alright. Sige nga, isa-isahin mo nga yung Kasi pag sinabi nating Wi-Fi, internet, masyadong malawak ang scope niyan, tsaka baka masyadong maraming iasa sa inyo pagdating sa computer, So, kung sakaling pala rin, ano ang unang-unang layunin na gagawin ninyo? Kung sakaling pala rin. Siyempre po, kung sakali pong pala rin, ang una po namin gagawin ay magsulong po ng batas na binibigyan ng libre at dekalidad na internet access connection ng mga Pilipino. Gusto namin kasi pati yung mga talaga yung buong Pilipinas maging magkaroon ng internet. Ma-reach natin yung mga yung buong Pilipinas. Sa ngayon po kasi naniniwala ako na tumataas naman po ang ating internet speed sa Asia. Kaya lang hindi natin makaklasify na ay parang itong ay pag-unlad na kasi marami pa rin po na lugar sa Pilipinas na hindi pa rin nabibigyan ng access sa internet. So, gusto talaga namin ang buong Pilipinas magkaroon ng libre at dekalidad na internet connection. Pangalawa po, gusto namin magkaroon po ang Pilipinas ng infrastruktura sa internet. Like mga magpapatayo po ng cell sites, additional cell sites po.
Kasi po, sa isang lugar, kunyari sa probinsya, may isang cell site, marami pong subscriber doon. So, yung internet connection mo, kinakain, parang bumabagal dahil sa dami ng subscriber. Ngayon, pag marami po tayong internet cell sites, yung daloy ng internet, hindi siya, magiging okay pa rin siya. Hindi siya babagal, magkakaroon pa rin ng dekalidad na connection tayo. Mm-hmm. At hindi ba suntok sa buwan ang binabanggit mong mga plano o layunin, lalo't parang kasama nga sa ano, di ba? Walang inuwa o walang iwanan sa free internet. Yung F na yon ang malupit dun eh, yung free. Di ba? Alam naman natin yun, hangin na lang yata ang libre ngayon eh. Di ba? Alam mo Kuya Jan, yung aming adikain po, masasabi natin tong suntok sa buwan, pero kung hindi natin sisimulan, mananatili lamang tong suntok sa buwan. Mm-hmm. Ngayon po ang aming grupo talaga, pag sinimulan natin to, tututukan din natin para naman maisakatuparan po natin ang ating layunin para sa internet for all sa Pilipinas. Mm-hmm. So ibig sabihin, ganun kayo kakumpiyansa kung sakaling lulusot kayo na talagang mabibigyan natin ng free access to internet. Kung hindi man ha, kung hindi man na buong Pilipinas eh, uunti-untiin natin. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Kuya? Matagal po, opo Kuya, matagal po ang proseso nito. Pero na naniniwala po kami na kami po yung tututok talaga para naman maisakatuparan po natin ito. Hmm. At yung bang pagtutok nyo ay 24 hours ba yan? 24 hours ba yung pagtutok ninyo? Biro lang, biro lang. Alright. Pero syempre, alam naman natin na maraming pilosopo tayong mga kababayan na sabihin na, hindi nga free, parang gano'n. So, paano natin ni-encourage ang ating mga kababayan na talagang kaya natin gawin niya kung sakasakaling papalarin tayo, Kuya? Kasi Kuya Jan, yung mga kaya gusto natin ng libre, yung mga nasa malalayo pong lugar, wala silang mga cell sites. Yung mga telcos natin, mga telecommunication companies, hindi naman po lahat yan mag-i-invest talaga sa isang lugar na kukunti lang ang subscriber. Ngayon po, magsusulong po kami ng batas na sagutin ng gobyerno ang pagpapatayo ng cell site saka yung access. Okay. So, sila talaga, ang gobyerno po talaga ang sasagot. Kaya naman, magkakaroon tayo ng libre at dekalidad na internet. Paparamihin po natin ang mga cell sites, cell towers po. Mm-hmm. At ilelesen po natin yung mga permittings. Kasi sa pag-aaral namin, marami po talagang permits na kinakailangan para makapagtayo ng cell towers eh. In that manner po, pag nag-less ang permits natin, naging digitalized ang Pilipinas, mapapadali po ang pag-apply natin ng mga permits. May iwasan din natin ang tinatawag na red tape. Okay. 2019, tama ba ang pagkakabuo ng inyong grupong Wi-Fi? Opo, tama? 2019 po na i-formalize po namin. Alright. Nakita ko na before kayo formally pumasok sa pagiging party list, may mga natutulungan na kayo eh, di ba? Aminin natin natin. Opo, may tahimik na kayo nagagawang mga hakbang. So, ang follow-up question ko is, bakit kinailangan nyo pang sumabak sa politika? Bakit kinailangan nyo pang magtayo ng party list at sumubok na magkaroon ng kinatawan sa mababang kapulungan? Kulang pa ba yung resources ninyo? Kulang pa ba yung lakas ninyo at pwersa? Opo. Parang kulang po ito kasi mga private individuals lang po kami. At talaga makakatulong talaga dito is yung gobyerno. At yun po ang kailangan natin at maisulong. Kaya naman tulungan natin ang gobyerno, maisulong po ito. Mm-hmm. At hindi ba kayo nangangamba na halimbawa kayong sa ilang taon nyo ng maayos, malinis at walang kulay na pagkilos at paggalaw eh. Kung sakasakali man ha, pala rin o hindi kayo, dito sa May 9 elections na ito, pala rin o hindi kayo, hindi ba parang nangangamba kayo or nangamba kayo na madudungisan kayo at malalagyan kayo ng brand na, oh, teka, politika na itong mga to, baka mamaya, bukas makalawa, hindi na tayo makilala ng ito at maging iba na ang lakad ng mga ito. Wala bang ganong
bagabag or alalahanin, Kuyang Samuel? Kuyang, wala naman po. Talagang strong po talaga kami sa aming paniniwala na gusto namin makatulong sa mga mamamayang Pilipino po. Mm-hmm. Alright. At walang mababago. Ano man ang mangyari? Opo. Alright. Kuyang Samuel, meron tayong dalawang segment dito. Pero bago ko ibigay sa iyo yung unang segment natin na inaantabayan ng ating mga kabalitaktakan, with your indulgence, magbibigay daan muna ako sa ilang paalala ha. Inom muna tayo ng tubig at hingang malalim sa aking pagbabalik yung ating first segment na nabibigyan daan ko. Walang kakalas ha. Babalik pa po kami. Sa atin pong mga kabalitaktakan all over the Philippines and all over the world, kung may mga kakilala po kayo, mga kapamilya, kapuso, kaibigan, kapatid, kabarangay, kalugar, kalungsod, na nagnanais na ma-feature o maging bahagi ng ating feel-good episode, abay mag-PM po lamang at mag-comment sa aming Facebook page na Abante Radio Tabloidista. Kaya't kita-kita kids, mga kabalitaktakan! Kailan ba, nasaan ba, ito ang pangarap ko, makuha mo patiyan, ako'y hatan at ikapit. Kuya Wilbert, nasa iyong pagkakataon, baka may gusto kong batiin. Maraming maraming salamat sa iyo. Go ahead. Wala na. At tagal mo lang isip. You know! Step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, Surf Sia 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, Surf Sia 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din! Alright, nagbabalik po ang balitaan at kumustahan. Kasama si Johnny Banyas, dito po lamang yan sa nag-iisang Abang TV. At balikan natin si Kuyang Samuel. Kuyang Samuel, ito yung sinasabi ko sa iyo unang segment natin na kung tawagin namin ay Abang Tweets. Galing ito lahat, itong babanggitin ko sa iyo mga tweet, galing ito sa mga taga-suporta natin at taga-subaybay na nagnanais na magkaroon ng kasagutan mula sa iyo sa ang kanilang mga katanungan. So, ready ka na ba, Kuyang Samuel, para sa ating Abang Tweets? Ready na po. Alright, sige. Tweet number one, coming from John Patrick Deveza. Paano nyo gagawing libre ang Wi-Fi? Ano ang hangbang nyo para magawa yun? Siyempre po, magsusulong po tayo ng batas, paano kala sa batas, na magkaroon ng, mag-allocate siguro ng mga data or para sa mga tao, magkaroon sa mga lalong-lalo na sa mga public places kagaya ng ospital, ng mga LRT station, transport na lugar, eskwelahan, at lahat po ng mga public places po, magkaroon tayo ng mga libreng internet po dito. So magsusulong po talaga ng batas para dito mag-allocate po sila. So, ang mangyayari, libre para sa mamamayan, sasaluhin ng gobyerno ang gastos. Tama ba? Opo. In short? Opo. Aha. At doable ba yun? Pwede ba mangyari yun, Kuya Samuel, to follow up yung question ni John Patrick? Kaya talaga? Kaya naman po yun. Posible po talaga yun mangyari. Kasi po, ang gobyerno po ngayon, talagang gustong mapaganda ang Pilipinas, maging digital na po eh. Kayang-kaya po yung sagutin ng gobyerno natin. Niniwala po ako doon. Mm-hmm. Alright. Tweet number two coming from, eto, grabe naman yung pangalan nito, Quetzal Coat Earl. Diba? Ang hirap naman ng mga pangalan ninyo. Ha? Parang tinatago nyo ang inyong identity. Ha? Anyway, hindi lang basta free internet. Kailangan ng stable, malakas, mabilis, at secured na internet service. Can you comment on that, Kuya Hang?
Opo, tulad nga po ng sinabi ko kanina, kailangan po natin magkaroon ng additional na mga cell sites, cell towers, mm-hmm. para po mapabilis natin yung daloy ng internet connections. Kasi po, pag sa isang cell towers, marami po ditong mga na-subscriber or mga nakakonect. So yung internet po bumabagal, nakakainan po sila. Ngayon, kung marami po tayong cell sites, hindi po magkakaroon ng kainan. Lalong-lalo na pag naisulong po natin yung mga fiber optics na cable, talagang mapapabilis natin ang internet connections. At siyang bang sinasabi mong pagtatayo ng cell site, kaya bang gawin yan kahit sa pinakamalalayang lugar sa ating bansa? Kaya po yan. Kaya tulad din po ng sinabi ko kanina, yung mga makikipagtulungan po tayo sa mga telecommunication companies, ang gobyerno, na makapagpatayo ng mga cell towers po, lalong-lalo na sa mga far-reaching end ng mga isla ng Pilipinas. So pag nagkaroon po dito ng mga cell towers, cell sites, makakarating na po ang ating internet para sa kanila. Kahit ko konti lamang po ang mga nagsasubscribe doon. Okay. Abang tweet number 3, coming from Roldine Valerio. Sana manalo kayo upang matupad ang inyong planong mas maipaunlad pa ang gamit din ng teknolohiya at mapaayos ang daloy ng trabaho, edukasyon para sa kinabukasan ng lahat. Sa palagay mo, isang tama ba kung to sum this up, parang masasayang ba na malaking bagay pag maayos ang teknolohiya natin at saka maayos ang ating internet connection para mas mapagaang ang trabaho, mas mapaayos ang trabaho at ang daloy ng edukasyon sa bansa? Opo, Kuya. Talagang pag naging digital na po ang Pilipinas natin, darating yung mga flow ng mga ng education, yung flow ng mga learnings, di ba? Mm-hmm. So, magkakaroon tayo ng pag-unlad. Lalong-lalo na magiging tulong ito sa mga nagninegosyo, nagsisimula sa negosyo. Pag nagkaroon ng stable na internet at mabilis, at lalong-lalo na, libre pa, edi makakatipid ito at makakatulong sa kanila sa pag-unlad. Mm-hmm. Alright. Sabi dito, bandwidth number 4, Erzy on. Sabi niya, sana palakasin yung internet pag nagbigay ng libre, lalo na rin ang limit, para siguradong free at hindi pakitang tao lang yung party list na ito. Go ahead. Opo, kaya tulad din po ng sinabi ko kanina, mapapalakas po natin ang internet sa Pilipinas kung magkakaroon po tayo ng mga additional na mga cell towers at mapapabilis po natin ito. Mm-hmm. Alright. Ito, mukhang masama ang gising nito isang to at mukhang nasa kabilang nung magising. Naalimpungatan. Sabi niya, abantit number 5 coming from John. Hindi ako to ha. John, sabi niya. Ang daming mas mahalaga na unahin, Wi-Fi pa talaga ang inuna ninyo? Can you comment on that, Kuya Samuel? Naniniwala po ako na marami naman pong mga mambabatas na inuuna talaga yung kabuhayan ng Pilipinas. Pero wag po sana natin kakalimutan na kailangan din natin maging humabol sa teknolohiya, lalong-lalo na sa aspeto ng digitalization sa Pilipinas. Kung titingnan nyo nga po yung ibang Asian countries natin, yung mga internet nila, libre po pagdating sa mga public places. Tapos talagang talagang tinutulungan sila ng gobyerno nila na dumami pa ang mga cell tower sa kanila. Kaya umuunlad sila, mabilis silang umuunlad. Sana tayo din, mabilis din ang pag-unlad natin gamit ang internet access po. So, do you agree or disagree na dapat gawing priority ang magandang internet connection sa Pilipinas or sa isang particular na bansa for that matter? Agree ka? Niniwala ako dapat maging prioridad na rin to ng Pilipinas. Kasabay dapat ito sa mga sinusulong ng ating gobyerno. Hindi dapat ito na napapabayaan. Ibig mo sabihin, parang yung binanggit mo nga kanina, kung maganda ang teknolohiya at ang galaw ng kumbagay ng internet connection sa isang bansa, pwedeng makatulong to para umangat ang ekonomiya? Tama ba? Opo. Pwede? Pwedeng-pwede po. Kasi po, yung mga matutulungan natin dito, yung mga estudyante na nag-aaral po, yung mga
magulang na nasa bahay na gusto nilang magkaroon din ng dagdag na kita. Mm-hmm. At saka yung mga riders po, ng mga Food Panda, Grab, at kung ano pa, Lala Move. Matutulungan mm-hmm. natin sila kung mabibigyan natin sila ng libreng access. Hindi na sila mag-a-allocate ng kanilang mga budget or extra pera para lang bumili ng prepaid cards. Mm-hmm. Okay. Alright. Yung segment na yan ay tinatawag nating Abant Tweets, pero mayroon pa tayong second and final segment na inaantabayanan din ng ating mga kabalitaktakan, Kuyang Samuel. Pero bago ko ihatid sa iyo yan, magbibigay daan muna ako sa isa pang o ilan pang mga paalala. Babalik pa rin tayo, Kuyang, ha? Kapit lang, ha? Walang kakalas! Promise! Step 1, Step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, serve siya 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, surf saya 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang jamming sa FB pang malakasan din! Una sa balita, una sa impormasyon, hindi pa huli sa entertainment at musika. Dahil lahat, andito na, araw-araw, kasama ang buong puwersa na nangungunang tabloid sa bansa, Abante, L na L. Sir Kinito, okay lang ba? May mga pagkakataon pa bang pag pwede pa talagang kakalampagin kita ulit para pag-usapan natin ang pag-usapan ito? Anytime. Basta ikaw dyan sa programa mo, I'll always be available and accessible to you. Alright. I enjoy thank your you questions so because straight from the heart ang mga tanong mo eh. Kanya, kung isa nabibigla ako pero napapaisip ako and what I say also comes from the heart. Alright. Yun lang masasabi. And with that, with that, Sir Kinito, I love you. Good then, good then. Loves kita, loves kita. All right, thank you, sir. Stay safe. God bless. Thank you. Hindi na muna katabi bigyan ang huling pananalita dahil masusundan at masusundan ito dahil you are a certified suke ng programa. Stay safe, sir. God bless. Ingat po. Good afternoon. Balitaan at kumustahan. Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si John Ibanez tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon sa Abante L na L, ang inyong kabalitaktak. Alright, nagbabalik po ang balitaan at kumustahan. Kasama si John Ibanez, ito po lamang yan sa nag-iisang Abant TV. At balikan natin si Kuyang Samuel Buenviaje, ang tagapagsalita ng Wi-Fi Party List. Kuyang Samuel, magandang hapon ulit sa iyo. At itong second and final segment natin, ilalagay kita lalo on the spot. Kasi spotlight ito, alright? At itong pagkakataong ito, balik uli sa akin ang panggagalingan ng katanungan. But then again, nasa iyo ang huling desisyon kung sasagutin mo o hindi. Kasi baka dumating tayo sa puntong maging personal, ha? Ready ka ba sa personal na katanungan? Ready naman po. Parang ayaw mo, ha? May kasamang love life to, ha? Hindi lang, joke lang, joke lang, joke lang. Hindi kasama yun. Anyway, alright. Unang katanungan sa ating spotlight person, Kuyang Samuel. Sa dami ng mga party list group ngayon, wala pa bang kumakatawan sa sektor na plano nyo i-representa sa kamera? Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakaalam mo? Sa pagkakaalam ko po, wala pa po eh. Kami po kasi yung nagsusulong ng libre at dekalidad na internet connection sa buong rehiyon ng Pilipinas. At sa tingin ko po, kami lang po yung party list na may adhikain na tumutok. Pag naisulong po ay tutukan ang mga ito para naman mapabilis ang pagkakaroon nga po ng libre at dekalidad na internet connection sa Pilipinas. Mm-hmm. At kami din po ay gusto namin talagang tumulong sa gobyerno at makipag-tie up sa mga telcos para naman talaga makarating sa mga tinatawag nating mga unserved and underserved na mga Pilipino. Mm-hmm.
At dahil second nominee ka ng party list na ito, syempre kailangan mong sumama at kailangan mong makampanya. Hanggang saan na yung pinakamalayo at pinakaliblib na narating ninyo? At anong impression mo at anong nakita mong problema when it comes to internet connection? Napansin ko po, sa ano po, sa Buanga, nagpunta na rin po kami doon. Mm-hmm. Napansin ko po talaga na wala talaga, parang mahina po talagang internet connection. Mm-hmm. Laging nag-garble o kaya bila na lang bumibitaw yung mga internet signals. Saka kahit yung mga ano lang, mga regular na line mm-hmm. pag nagtatawag-tawagan, bumibitaw talaga. So, napansin talaga namin, saka yung mga miyembro namin, ay gusto talaga mapalakas ito at magkaroon nga po ng dekalidad na connection. Mm-hmm. Alright. Saturday, ang sabi mo, Sambuanga. Yung bang pinuntahan mong Sambuanga City ba yun o talagang tinahak niyo yung mga liblib na lugar ng Sambuanga para makakita nyo for yourselves na talagang mahina ang signal? Kasi meron akong, nung Saturday, i-share ko lang. Nagpunta ako sa somewhere in Bulacan, Hagonoy or something. Hagonoy yata doon. Di ba sabi nila pagka may katubigan, malakas supposedly ang signal, di ba? Sabi nila, correct me if I'm wrong, malapit sa mga Manila Bay, dugtong ng Manila Bay yung lugar na yon. Actually, pagka nag-high tide, lumulubog yung lugar nila. Pero napansin ko na napakahina ng internet connection. Bulacan pa lang to, ha? Malapit pa to sa National Capital Region. So, anong problema sa palagay mo? Sa palagay ko po, ano to eh, kulang talaga sa cell towers eh. Pag mga parang may tinatawag kasi sila na mga dead spot. Kumbaga, mm-hmm. kahit na sa bundok ka or nasa tubig ka, merong tinatawag na dead spot eh. Mahirap to, sa tingin ko mahirap tong solusyonan. Kailangan talaga dagdagan mo siguro yung mga cell towers eh para mm-hmm. maabot yung mga dead spot na ito eh. Mm-hmm. So talagang hindi, walang lugar na, kumbaga hindi porke malapit ka sa Metro Manila na sentro ng commercial, talagang masasabing magiging malinaw at malakas ang signal. So talagang may problema, in short, na kailangan tugunan. Opo, kagaya po nung sa EDSA pa lang, alam ko bago sa Guadalupe ata, kung mapapadaan kayo doon, may tinatawag doon na dead spot eh. Yung hindi kayo kapag magkausap kayo sa telepono, namamatay. Hindi kayo magkakarinigan eh. Mm-hmm. Opo, okay. may ganun pa rin na aspeto eh. Mm-hmm. Na nangyayari. Alright. Dead spot po talaga ang tinatawag mm-hmm. namin doon. Alright. Anong pinagkaiba ng Wi-Fi party list sa ibang party list group, Kuyang? Kami po ay nagsusulong nga po ng free internet access, free accessibility and coverage po sa Pilipinas at infrastruktura po. Kami po ay gusto namin magkaroon ng infrastructure gaya ng pagkakakabit ng mga fiber optics cable at mm-hmm. mga wireless technology para sa mga cell towers. At lalong-lalo na po, ang pinaka-importante po yung pakikiisa namin sa gobyerno, sa e-governance. Ito po yung parang dahil magiging digitalized na po ang Pilipinas, mapapadali na po ang mga pag-apply sa mga permits, mga pag-apply ng mga kung ano-anong mga sa ahensya. At in that manner po, matusugpo natin yung mga red tape corruption po. Mm-hmm. All right. Kasi last po, napansin few po dati. Ay, sige po, sir. Go ahead. Kasi may mga instances po na pag mag-a-apply ka ng permits, kailangan meron kang backer o kaya meron kang padulas. Mm-hmm. Pero kung i-digitalize natin sila, masusugpo po natin yun. Naniniwala po kung masusugpo natin yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. Last few questions. Kasi alam naman natin na aminin natin at hindi rin na nung nakita nilang madaling lumusot or madaling makapagtatag ng party list, parang kabuting umusbong, ika nga, ang kaliwat ka ng party list group sa ating bansa. At dumarating pa sa puna. Magugulat ka na kahit kagulat-gulat nga at isipin mong maigi na anong itong kinakatawa nito, pero nakakalusot. Ngayon ang tanong ko sa'yo personally,
masisiguro mo ba on the record ha na hindi kayo front ng isang politiko o isang bigating negosyante? Masisiguro mo ba sa mga botante natin na talagang lihiti mo, malinis at walang hindi kayo nagamit or magpapagamit sa sino mang politiko or bigating negosyante? Opo, wala pa naman po kasing nagpupuntang mga bigating politiko or mga negosyante na ginagamit lamang kami para sa kanilang personal na agenda o atikain. Makakasiguro po kayo kasi binabantayan namin ang isa't isa at kami ang grupo talaga namin yung lihiti mo na nagsusulong para mapaunlad na ating Pilipinas. At naniniwala ng pagtatayo ng wipe ng free internet access sa lahat po. At masisiguro mo rin ba sa ating mga mamamayang botante na sinabi mo wala pa kasi at ito'y mangyayari man kung halimbawa mapalaring kahit lumusot kayo, hindi magbabago ang tindig ng mga tatayong kinatawan ng Wi-Fi party list? Opo, hindi po talaga magbabago. Hindi kami hindi namin hayaan na may makalusot po na ganito. Kasi kapag may mga negosyante or politiko po na sumanib sa'yo, syempre may mga sarili-sarili silang mga personal na interest. Mababahiran po kasi ang aming atikain. So, good. Kami po, ayaw namin magkaroon ng ganun. Ayaw namin magkaroon kami ng bahid. Alright. Kuyang Samuel, nasa iyong pagkakataon, baka may karagdagan ka pang mensahe sa ating mga kababayan at sa gobyerno. Go ahead. Sa lahat po ng mga tagapakinig at sumusubaybay sa programang ito at sa mga manonood pa po mamaya ng programang ito, kami po pala ang Wi-Fi party list or walang iwanan sa pre-internet po. Kami po ay nananawagan sa inyo na bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapatunayan na hindi suntok sa buwan ng aming hadikain. Gusto namin magkaroon talaga ng libre at dekalidad na internet para sa Pilipinas. Kaya po sa darating na eleksyon, huwag niyo po sanang kakalimutan ang number 148 sa balota, Wi-Fi party list po. Alright. With that, at kung magkakaroon ng pagkakataon, Kuyang Samuel, with your indulgence, bigyan din natin ng chance. Gusto ko rin makausap yung iba pang mga nominee ninyo kung magkakaroon ng pagkakataon. Alright? Again, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob mo. Good luck sa grupo ninyo and hoping na kahit papano ay nakatulong yung aming munting palatuntunan para mas makilala kayo, mas makilala ka, at makapag-decide yung ating mga kababayang botante kung sino ang pipiliin nilang mga susunod na representante o kinatawan ng ating mamamayan sa mababang kapulungan. Again, good luck, stay safe, Kuyang. Magandang hapon sa iyo. Salamat. Salamat po. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si Wi-Fi spokesman Samuel Buenviaje. Tatanungin ko pa sana siya ng isa na ano kaya lang baka mamaya sabihin niya masyado ka naman personal, John. Hindi, tatanong ko lang sana sa kanya kasi baka lang kaposin ako ng oras kung paano ba siya magalit. Kuyang Samuel, kung nakikinig ka, i-message mo nga yung EP namin, ihabol mo kung nagagalit ka ba? Paano ka ba magalit? Kasi pagkadating mo kung halimbawa papalaring ka at napunta ka sa kongreso, hindi pwede rin ang masyadong mabait, ha? Kailangan doon may tapang ka rin, ha? At saka may tibay ka rin at tigas na paninindigan. Alright? Alright, again, maraming salamat sa Wi-Fi spokesman na si Kuya Samuel Buenviaje. Ako po yung umaasa, mga kabalitaktakan, na kahit pa paano, kagaya na sinasabi ko sa kanya kanina, at every time na darating sa puntong magtatapos ang ating palatuntunan sa ganitong mga balitaktakan, ako po yung umaasang naging kapakipakinabang at naging kahit papano'y instrumento ang aming munting programa para mas makilala nyo po, makilatis ninyo at makatulong sa inyo ang sa inyong pagdesisyon kung sino man ang mga kandidatong nanaisin ninyong iboto o ihalal bilang mga susunod na taga-leader o taga-lead ng ating bansa sa susunod na halalan. Alright, pero bago ako tuloy magpaalam, Kuya Idil, pasok mo na to para dire-diretso na yung aking extra. Go ahead, last na yan. Step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
Ganto ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, serve siya 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang TikTok saya pang malakasan! Ganito ba kayo pag nagtitipid ng data? Mag-upsize, surf saya 30! May 1.2 gig at only all-net calls and texts para ang jam sa FB pang malakasan din! Alright, mga kabalit at takan all over the Philippines and all over the world na patuloy na sumusuporta at hindi nagsasawang subaybayan ang ating munting palatuntunan. Thank you so much. At ako yung maasa, naging kapakinabang ang Monday edition ng ating balitaktakan at patuloy niyo pong susuportahan ang ating munting palatuntunan. At syempre sa Team BNK, thank you so much din sa aking mga EP. Sara Camille Dumandaan, Bastin Adrias, at si Alec Paolo Pao Ventusilla na madalas ko nang inaalok na lumuwas ng Maynila pero hindi pa rin ako napapagbigyan. Kuya Eding Wilson, pakimessage mo nga yung mama na yan. Editor sa sina Kurt Anthony Veneracion at Limuel Ismael. Graphics na si Lester Baliton at sa nag-iisa at pinakamatika sa studio manager Kuya Eding Wilson. At sa napakabait na nagbabalik na technical director na si Sherwin Dapongi Apostol. Muli kong lolobin po ang ating may kapal. Bukas, magkita-kita tayo at magkabalik at takan at magkarinigang muli. Ito po ang balitaan at kumustahan. Halakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan niyo po ako matapos ang inyong pananghalian. Johnny Banyas po lamang ang inyong nag-iisa. The one and the only kabalitaktakan. Dito po lamang yan sa Aman TV. Stay safe, God bless, love you all. You know. Tagapaghatid ng makabagong mentalidad. Tagalog ang salita, dyaryong dekalidad. Tinaguri ang modernong la solidaridad. Handang sagutin lahat ng katanungan. Handang ukatin ang mga natatabunan. Masarap kasama agahan hanggang hapunan. Pamamahayag na may pagkamakatarungan. Hindi lang sa pagbabalita kilala. Showbiz, chismis, palakasan ng iba pa. Pag nasa Pinas ka, ito ang dyaryong pinaka. Sobrang ganda, mahihiyak ang ibalot sa tinapa. Ilang taong inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon. Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid, pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na polemista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na polemista. Abate, di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Mga nagbabagang balita, mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita. Nagmahal ang mantika, 12 bahay tinupok ng naiwan ang kandila. Umawat sa away, inundayan ang saksak. 16 na sasakyan, inararo ng truck. Claridel, Bulacan, eroplano bagsak. At iba pang mga balitang siguradong pang shock. Bong Revilla, malaya nang gumagala sa mall. Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all. LeBron James na sa Lakers na wala pa rin pakay sa mga haters niya. Brownlee, Ginebra, di susuko sa Magdolia. Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya. Vice ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet pa din ang pinaliya bang Araneta. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Ready, binupok ng
payong ng isang fan. Bakit nahiyas ni Yam? Viral sa Instagram. Catch you at Sian. True love ang turingan. Abra, best actor sa Gawad Urian. I'm Curtis, buntis na nga ba? Mariel Sumuko kay Inday Sara. Dennis Trillo, pabor sa marijuana. Nadia Montenegro, patok ang afritada. Derek Ramsey, lilipat sa kapuso. Roxanne Barcelo, nagpalaki ng suso. Alden, magpapatubo ng bigote. Gaganap na bagong enteng kabisote. 18 manok, kinain ng sigbin. Umaatake sa ilalim ng bitwin. Kapre na mataan sa may 100. At iba't ibang kwentong kapabalaghan. May magandang balita sa LTI clearance, konti na lang ang pila. May magandang balita ang ating mga isla, sinoli na ng China. May magandang balita sa wakas, meron ang papayapaan sa basilan. May magandang balita, piso at kulyar, halos pantay na ang palitan. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista?